Alright, magandang araw sa inyo lahat. Ang makakausap natin na straight from Thailand, ang boksingero na walang corner man. Paano kaya nangyari yon? Si Adrian Lerasan. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Adrian, magandang gabi sa'yo. Hindi ko masyado makita yung ulo mo. Yan, magandang gabi. Magandang gabi, sir. Okay, pare. Alam mo, kaya ako napatawag sa'yo. Gusto kong bigyan ng update yung mga taong bayan na nanonood dito. Kasi nabalitaan ko, may laban ka sa May 1. Pero hindi lang yun yung dahilan ko, ha. Kasi, bakit mag-isa ka lang dyan? Ano nangyari? Yung coach ko po kasi, hindi siya pinayagan, nag-positive po siya sa COVID. Nag-positive si coach, okay. Pero hindi naman po kami naniniwala kasi magkasama kami sa pagtulog, sabay kami sa kain, tapos siya nag-positive, tapos ako hindi. Mm. Pero, so tinuloy mo pa rin kahit na hindi nakasama si coach? Opo. Tapos, pero susunod pa rin sana si coach ko dito eh, susunod sa... Ano po kasi ganito yun. Papunta na kami sa airport. Sige lang. Hindi siya, tapos yung COVID test niya, iba, hindi sa Red Cross, sa rapid test kasi siya Okay. Hindi talaga nang sa airport, hindi pinayagan si coach ko. Ganon. So, napakahigpit. Tapos nag-ulit siya, bali nakatatlong test, COVID test pa siya, ulit siya. Negative na naman po siya, sir. So, paano yan? Tuloy pa rin ang laban mo kahit wala kang corner. Ano mangyayari sa laban mo sa May 1? Sir, tuloy pa rin po ako, sir, kasi may dito, may trainer dito na Pilipino na si Coach Jorda po. Okay, alright. Alam mo, nakikita ko yung mga video mo, pare, na mag-isa ka lang, nagte-training. Mahaba pa yung panahon mo. Usually, pag quarantine ka ganyan, parang, paano ka nagte-training ngayon? Sinong nagte-training sa'yo? Mag-isa ka lang? Wala po, sir. Dito lang ako sa loob. Maliit na space. Nagpapapawis lang ako dito. Skipping rope, shadow. Yun lang yung training dito, sir. Tapos wala pa akong jogging dito, sir. Kasi bawal ako mabas eh. Oh my goodness, walang jogging bagalo. Meron ka naman diyang weighing scale. Nakikita mo naman yung timbang mo kung tumataas o bumababa. Opo, meron din po, sir. Nakikita ko. Okay. So, bakit walang designated na ibinigay sa inyo na pwede kang papawisan or gym? Nakakapunta ka naman sa gym? Hindi rin po, sir, kasi bawal nga po lumabas eh. Bakit ganun? So, ibig sabihin, hanggang May 1, April 20 pa lang, 10 taon na, 14 days ka nandiyan, nasa kwarto ka lang. Hindi po, sir. Hanggang 10 days lang po yung quarantine. Oh, okay. Tapos ng 10, pupunta na ako dun sa may gym ni Boss Brico dito sa Thailand. Tapos nandun din po si Coach Jorda. Ayun po yung magtutulong sa akin. Oh, kailan yun? Kailan? Sa 10 days lang kasi ako dito, sir. 27. So may tatlong araw ka or apat na araw na kapag-training? Oo, sir. Hirap pa rin nun. Kasi ang tagal mo hindi nakakapag-meets. So anong ginagawa mo dyan? Wala, shadow lang. Sinusunto ko yung ding-ding dito, sir. Baka masiran eh. Okay, sige. Grabe yung alam mo. Sa paglumalaban talaga ang Pinoy, pare, hindi lang boksingero ang kalaban mo eh. Pati sitwasyon, lahat, nasa ibang bansa ka na nga, hirap-hirap pa. So pag-usapan natin yung laban mo, hindi ko kasi mabasa kung anong pangalan nito. Pakisabi nga sa amin kung anong pangalan ng kalaban mo. Si yun, sir? Si Tananchay Charon pa. Ang tawag sa kanya, King Cobra? Yes. Papalabas pala to sa The Zone. Ayos. Mapapanood ko. Anong oras? Hindi ko pa alam dito, sir, kung anong oras yung start ng laban eh. Sino main event? Ikaw? Kami at... Oo, sir. Nice.
Pero ito pare ha, maraming hindi nakakaalam na ikaw ay isang kampiyon. At yung huling ano mo dyan, punta mo dyan, first time na punta mo dyan sa Thailand, eh, may dinisgrasya ka talaga na undefeated at nakuha mo yung WBA Super Flyweight title. Didepensahan mo yan ngayon. Hindi po sir, ano, bacon, belt niya tayo yung paglalabanan namin, eh, belt ng kalaban ko, WBC Asia. So, pangalawa, anong same division, ano bang division na lalabanan mo ngayon? One flyweight, yung unang laban ko dito, ano, Superfly, 115, ngayon 112 naman, bumaba ako sa 112. Ah, so ang kukuhanin mo ngayon, WBA Asia flyweight, baba ka ng 112. WBC po. WBC, aba, matindi. Dalaw-dalawang belt na yan, ha? Opo, sir. Hindi rin alam na, 22 years old ka pa lang. Opo, sir. Okay. Itong first time mo na sa Thailand ka, second time sa Thailand na uli, dahil sunod-sunod yung panalo, ano ba yung pakiramdam mo na ikaw ngayon, ha, magkasunod na lumalaban sa ibang bansa? Nagugustuhan mo ba siya? Tapos mag-isa ka pa. Okay. Ano ba in-expect mo na yan sa buhay ng boksingero? Sa ngayon, sir, ano, masaya pa rin po, sir, na sunod-sunod yung laban ko sa ibang bansa. Gusto ko rin naman po ito, sir, kaso nga lang, sa laban ko, wala yung tunay na nagtuturo sa akin, sorry, wala yung tunay na trainer. Iba pa rin po kasi yung pag tunay na trainer. Oo. Di ka ba natatakot, pare? Mag-isa ka lang at 22 years old sa ibang bansa. Nung una po, natakot ako sir, nung pagbiyahe ko dito sa Thailand, kinabahan talaga ako sir, kasi first time ko mag-isa eh. Ah, tapos ano, hindi ka pa marunong mag-Thai. Hindi naman sila marunong mag-English masyado dyan. Marunong ba? Marunong din po sir. Okay. So anyway, sa boxing mo, ibig sabihin na sino na yung mga nakita mo dyan? Yung promoter, nakausap ka na? Yung kalaban mo na nasulyapan mo man lang ba? Wala pa sir, yung promoter po sir, ano, kachat ko sir, ano, siya po yung nag-ano sa akin nung timbangan sir. Okay. Kasi sabi niya kung kailangan ko lang daw ng tulong, sabihin ko sa kanya. Eh, yun, sinabi ko yung timbangan kasi wala akong timbangan dito. Dapat hiningi mo na yung gym na sa loob ng hotel. Wala bang gym yung hotel? Wala sir eh. Ah, dapat ganun sa susunod. Yung hotel, dapat may gym para rekta na, ano? Anyway, sana, ano yun? Sana nga sir, kung may treadmill dito, okay na sana eh. Kung may treadmill lang eh. Ah, ayun, oo. Anyway, batang-bata ka pa, napakarami pa sigurado ng journey mo. Nakarating ka na ng Thailand. Matanong ko lang ha, bago ko mag-move on sa expectation sa laban. Meron ka bang bansa na gustong-gusto mong mapuntahan na makalaban? Ito po sa ano, Las Vegas. Ah, talagang lahat yata ng boksingero talagang Las Vegas ang sagot. Eh, no? Pero ano, hindi ka ba nahirapan sa timbang mo? Kasi superfly ka na, flyweight. Tapos ano ka pa, 5'6 ka? 5'6 ka pa, 5'7? 5'7 niya ba sir, 5'6. Oo, tumatangkad ka na eh. Kasi 22 years old, pwede ka ba lumaki? Hindi ka ba naman nahihirapan? Hindi naman po sir, yung timbang ko po ngayon, nasa 115 na ako ngayon, 115. Mm-hmm. Okay, alright. Sana manalo ka uli at nang imbitahan ka ulit ng mga taga-Thailand dahil gusto makabawi sa'yo. Hanggat na nanalo ka. Kaso wag masyado galingan, baka madala na sila. Okay, pare, ano bang ano expectation natin sa laban mo? Ano, knockout? Meron ka bang prediction? Wala, ano sir? Malaman na lang sa laban, sir, kasi sa laban, mag-iiba naman yung galawa namin. Hindi na magkaiba naman pag napapanood mo lang yung laban niya. Malalaman na lang pag nagharap na kayo sa ring. Yun, okay. So, pag naghanap-harap na sa ring. Anyway, pare, ano, good luck sa'yo at I wish na manalo ka at makapunta ka sa Las Vegas. Pero, syempre, bago ko ta pakawalan, meron ka bang mga gustong batiin, shoutout, o mga gusto pang sabihin, o pasalamatan? Meron po, sir. Sige. Shoutout nga po pala sa... Nahiya ako, sir. Huwag ka na mahiya. Shoutout nga pala sa mga pamilya ko, sa mga Lerasan,
sa mga taga Cebu na Lerasan at saka sa mga taga Samar na mga salis ko. Tapos shoutout din po sa mga boksingero na kasamahan ko sa gym, sa Highland at saka sa El Tigre Boxing Gym. Shoutout din sa coach ko, Coach Richard. Sana kahit di kita kasama dito, sana manalo tayo sa laban. Okay lang yan, kahit di ka masunod, makasunod, mananalo tayo. Gagawin ko lahat, best ko. Okay. Parang may nakakalimutan ka pa. Sa ano ko rin po, sa manager ko, sa salamat din po sa manager ko na binigyan niya po ako ng pagkakataon na makalaban dito. Okay. Alright, sure ka na? Wala ka na nakalimutan? Wala na po. Okay. Pare, salamat sa iyo at napagbigyan mo ako, nakapagkwentuhan. I wish you all the luck and papanood din ko yan, i-update ko. Message mo rin ako kung may alam mo na kung ano eksaktong oras, no? Sunod-sunod kasi yung mga laban ngayon ng mga Pinoy. God bless sa iyo, no? At message ka lang kung sakaling may mga gusto kong ibalita or something. Pero good luck, pare. Salamat, ha? Salamat sa interview. Alright, thank you. Ayan po ang ating kaibigan na si Adrian Lerasan sa Thailand. Laban po niya May 1 kay Cobra. Yun lang natandaan ko eh. Salamat at pakisubscribe. Isulat niyo po kung ano yung good luck message niyo, mensahe niyo sa kanya.